Hello, Philippines Mabuhay. How are you doing, guys? O, diba, Christmas na Christmas ang outfit. Parang ano? Parang tablecloth ang ano? Oh, hindi yan ha. Mahal ito. Mahal ito. Pero ang itsura, parang ano, no? Parang tablecloth. Ang design. Anyway, guys, ano lang, gusto ko lang tumawa at saka gusto ko lang i-share yung ano ko, yung tawa ko sa inyo para at least ma-share ko naman sa inyo ang good vibes natin. So guys, I have 2 patients today, so not much. Mahirap talaga ang kalakaran sa ekonomiya ngayon. Alam naman natin lahat, no, sa buong mundo na may pandemya. Pero thank God pa rin, buhay na buhay pa rin ho tayong lahat. Ako buhay na buhay pa rin. Speaking Tagalog na kahit bulol or kahit ano, no, para at least para maintindihan naman nang ta magbisaya o mag-inilonggo. Anyhow, guys, baka makadaan ako mamaya sa Chicago downtown, but I'll just explore the outskirt only kasi pag Friday grabe talaga ang traffic doon, before heading to the office kasi may maghanap naman ako ng ano, pangdagdag ekonomiya. So may bagong akong a-applyan, at least pang reserva lang. So dadaan ako ng downtown, papakita ko sa iyo yung mga beautiful landmarks ng Chicago. I just wanna let you know, Chicago is one of the prettiest cities in the world, especially here in America. Magaganda, hindi naman sa pagmamayabang, pero para sa akin, I prefer Chicago than New York. Sorry, New Yorkers. I just have to be honest. Magaganda ano namin dito, mga pagkain. We got the best restaurants in town. Different nations yung mga pagkain. Dito mo talaga may explore sa sarap. From Indians to European foods to German foods, Filipino foods, Asian, authentic foods from the Orient or Southeast Asia. Mga Thai. Oh my God, this is so good talaga. Pero ngayon affected ang ano nila businesses kasi hopefully I'm praying and hoping na makabalik na tayo sa ano, sa normal, kasi para makaahon na tayong lahat, especially din dyan sa Pilipinas or sa ang dako man ng mundo na apektado naman lahat. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, okay? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag mawala ng pag-asa sa sarili, lalong-lalo na sa Diyos. Magdasal po tayo na ipalayo po tayo sa mga sakit, lalo na sa COVID-19 or coronavirus. So guys, ano lang talaga ito, share ko lang talaga ito. Alam ko maraming nagdudusa, maraming mahihirap sa atin, pero po wag po nating gawin ang kahirapan na hadlang sa ating mga pangarap. Mangarap po tayo na maging successful sa buhay. Paano na yan natin makakamit? Basta may belief ka lang sa sarili mo, may belief ka at faith sa Panginoon. Magano ka, do not waste the every opportunity, lalo na ngayon. Ang daming opportunities when it comes to education sa Philippines. You got lots of stuff, educational stuff that are free. Yung mga education, I want you to take advantage of it. Napakarami ng mga colleges, universities, state colleges and universities sa atin or sa Pilipinas. Mag-aral kayo ng mabuti, mangarap kayo, pero pinaka-importante ang edukasyon. Kahit po na mahirap tayo, pag may edukasyon tayo, nobody can take that away from us. And nobody can get it from you because it's gonna be yours. So yun ang hadlang sa ating, yan ang hadlang sa poverty. Yun lang talaga, guys. Mag-aral tayo. Once you are well-equipped with education, you can go anywhere. You might just be there in the Philippines, pero successful ka. Wag lang ilang yung mga kurso or yung mga natapos nyo o inyong profession, kahit test daman yan or technique, vocational, you got to be proud of it and be happy of it. Kasi para sa akin, not necessarily you're going to be a degree holder. Once you are successful on a vocational or technical degree or technical certificate, you can go anywhere. Minsan yung pang malaki ang sahod,
at saka ano pa yan, marangal na trabaho. At least mas mabuti yan kisa asa ka na lang ng asa sa family or kung sino-sino pa sa mga kapatid mo or kanino man. Magbanat po tayo ng buto kung tayo po, kung kaya lang naman po natin. At tumulong tayo, pero pag tumulong tayo, mayroon ding limitasyon. At saka huwag naman tayong ano no, pag naging successful na, huwag tayo maging snobbish kasi baka ibabagsak din tayo ni Lord niyan. So mga kababayan ko, ingat po kayo. God bless po. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo. Bye. Sa susunod na vlog, okay? Hindi sa personal. Okay, bye.